So magpapainit lang tayo ng kawali at nalagyan natin ito ng mantika. Pag mainit na, pwede na natin igisa dito itong ang bawang. At isusunod natin dito itong ang sibuyas. Pagkatapos natin igisa, isusunod naman natin ang luya. Pag naigisa na natin itong bawang sibuyas luya, ilalagay na natin itong kamatis. Halo-haloin lang natin hanggang sa maluto ito. So ayan na nga, luto na siya. Kaya naman ay pwede na natin ilagay dito itong ating tahong. Haluin lang natin para ito ay manis sa mga ingredients na nilagay natin. At pag nahalo na natin, ay saka na natin tatakpan ito. So ayun na nga, kung sana nga siya nagsabaw kahit nga hindi tayo nag-add dito ng water. So dahil bumuka na nga siya, ibig sabihin ay malapit na nga itong maluto, kaya naman mag-a-add na tayo ng mga pampalasa nito katulad na nga ng patis. Haluin lang natin para ma-mix yung patis na nilagay natin. At ilalagay natin dito itong magic sarap. At ang sili. At muli natin itong takpan at iwan lang ng sandali. So ayun na nga, luto na ang ating ginisang tahong, kaya naman ilalagay natin ang huling ingredients nga nito na talbos ng dahon ng sili. So, ito na nga, luto na ang ating ginisang tahong. Kaya naman, let's eat!
So po today, yan na nga ang ating recipe ngayon, ang ginisang tahong. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang aking video, sana wag mo kakalimutan mag-comment down below at i-like mo na rin at i-share mo na rin at mag-subscribe ka na din at i-click mo na rin ang bell button para lagi kang update sa mga ina-upload kong video. So thank you for watching at see you on next vlog. Goodbye! You were here, but you're not, 'cause the dreams bring back the memories.